Na-adjust lang siya rito. Tutulak lang siya. Tapos yan, ano lang yung sukat. Kung paano mo siya. Pag naano mo yung sukat, pitan mo lang siya rito. Ito yung lock niya. Yan. Yan lang namin tinatabas yung MDF. Siyempre, bago na namin tabasan, yung sukat muna yan. Yan yung mga plano. May sukat siya. Wall siya. Tapos may pintuan siya. Kasama na siya. Tapos sa pinaka wall niya, opening niya. May sukat. Front. Tapos top view. Meron din cutting list. Naka-ready na siya. Sukatan na siya sa site. Tapos na natin katin, doon naman tayo sa bansuhan. Yun naman yung inaano yung mga arko-arko na tinatabas. Pero yung panghati ng kahoy. Gamitin natin siya ng staple para magkabit natin siya. Ginagamitan po ito ng hangin. Saltak nyo lang dito. Bali, ayan po, na-ready na po natin itong ginagawa natin. Pinipray natin pinto. Ayan, meron na siyang hollow core. Yun to po siya. Yun na sa loob nito. Sa loob nito. So, ganito siya. Ganyan yung pwesto niya. Ayan. Meron din siyang prime. Ang lagay dito, nakasanib naman siya ng 2 cm. Matibay naman siya. Maglalagay ko kasi 250 yung sukat ng pinto. 250 siya. Balik pinupo siya. 244 lang yung haba nung drywall. Nagkaroon siya ng gustong, galing hindi naman siya makikita
Papatungan pa naman siya ng binet. Yung pinaka-apply niya, design. Meron siyang 20 rito, tapos may group. Luluktungan siya. Halos hindi naman siya lumagpas sa pamakuan. Kaya matibay pa rin siya. Bali, ipitin na lang to dun sa machine dun. Sa machine. Pe-press siya kabilaan. Tapos pagka-press, hilinisin uli. Tatabasin. Eksakto na sa sukat. Tsaka tatapalan ng aging. Nang i-stripan pa uli ng 1.5 magkabila. Pati sa taas tsaka sa baba. Paikot siya. Kaya tumbukang kainin na lang yun. 45 sa ibabaw, sa baba. Nakatumbok na lang. Hindi na kasi makikita yung baba. Yung sa ibabaw, makikita pa, kaya dapat naka 45 siya. Paglagay ng aging dito, tsaka dito sa ibabaw, 45 siya. Para matibay. Ito pa yung isang kabila naman. Double face. Ano, pupunuin siya ng white blue. Dinidikit siya ng white blue. Yung kumbaga sa atin, pwedeng stick well. Gusto na natin prepare ng pinto. Prepare naman natin yung door jam. Saka yung iba pang nailer. Yung dinuktong. Ito yung isa pang ano niya, sa isang kabilang kapahin niya. Ito naman, pintuan naman ng cabinet. Tatanggalin dito. Pag natanggal to, ipapasok yung salamin. Ganun. Ipapasok yung salamin. Tapos ayun siya nga pala, kung gusto niyong umutang, pwede siyang utangan. 5-6. Pwede. Pag umutang kayo 500, may tubong 40. Pag 1,000, 80. Ayan. 80 po yung tubo. Ayan. Pati po yung isa, ano din. Ada, yung isa, India rin. India. Ayan. Ito po yung gawa namin. Workshop namin. Yan. Ito yung pintuan ng cabinet. Hindi po ito para doon. Wala pa yung ano niya. Pinipirpero pa nung kasama nating India.